The Righteous Gemstone, latest series from HBO. Nag-premiere to noong August 2019 at natapos din noong October 2019. So one season pa lang siya with 9 episodes. 30 minutes runtime halos lahat ng episodes, maliban na lang sa pilot at saka sa season finale na almost 1 hour parehas. Pero bago yan, para sa mga hindi nakakaalam, mahilig ako sa movies, TV series, anime, tsaka documentaries. Kaya yung mga religion-related na palabas, bala ko sanang i-incorporate dito sa channel ko. At syempre kung maganda yung feedback, masusundan pa to ng marami pang reviews. So ayun, dito na tayo sa series. Holy shit boy, yung pilot episode pa lang, one of the best pilot episodes of 2019 na. Bali comedy satire siya about megachurch and televangelist. At ang focus ng series ay yung pamilya na may hawak ng megachurch na yon, yung Gemstone family. Sila yung nasa poster. Yung tatay sa taas si Dr. Eli Gemstone, played by John Goodman from 10 Cloverfield Lane. Judy Gemstone, played by Edie Patterson from Vice Principal. Kelvin Gemstone, played by Adam Devine from Workaholics. At sa baba si Jesse Gemstone, played by Danny McBride from Pineapple Express. Then si Danny McBride din ang creator ng mismong series at director ng pilot episode. Take note para sa mga theists and atheists. This series doesn't mock religion itself. Hindi ito anti-Christian propaganda. Kumbaga, hindi nito ginagago yung religion. Pinaka main focus ng series ay yung pagkahipokrito ng mga tao like yung Gemstone family dun sa megachurch na kinabibilangan nila. Iba yung pinipreach nila sa mismong ugali nila. So, kamusta yung season 1? Sobrang ganda at laugh trip. On point yung humor dahil na rin siguro sa solid na cast. At tulad nga ng sabi ko kanina, panalo yung pilot episode kaya mahuhook ka sa storyline. Nga pala, spoiler free review to ha? Walang spoiler. Lahat ng babanggitin ko dito it's either nasa trailer o nasa synopsis ng series or ng episode 1. Bali ang main plot ng season 1 umikot dito sa problema ni Jesse Gemstone. Sa pilot episode kasi galing silang China. Kasi nag-perform sila ng binyag marathon for 24 hours. Ang inang niya ni binyag marathon. Bali nasa loob sila ng isang malaking swimming pool, tas need nilang binyagan yung mga nakapilang Chinese doon for 24 hours. So ayun, pagkagaling nilang China, may na-receive na message si Jesse sa phone niya na may naka-attach na video. Yung video na yun video ni Jesse sa hotel, nagda-drugs, cocaine. Kasama yung mga tropa niya na member din ng simbahan nila at may mga kasama silang prostitutes. So dahil alam nung sender na may inaalagaan si Jesse na pangalan bilang ministro at bilang Gemstone, nag-demand to ngayon ng $1 million. At kung di daw bibigay yung pera, kakalat daw yung video. So doon nag-start yung conflict ng story. Sa pamba-blackmail, tapos nanganak na lang ng nanganak ng problema. Another focus din ng season 1 is si Emily Gemstone. Siya yung nanay ng pamilya. If mapapansin nyo yung poster, wala siya dun. So part din ng story yung pagluluksa ni Dr. Eli sa asawa niya at pati na rin nila Jesse sa nanay nila. So hindi lang siya comedy, may drama din siya. At dahil nga may pamba-blackmail na nangyari, meron din crime tsaka violence aspect yung series. At di lang yon, medyo dark at mature din ang content nito para sa isang family sitcom. Napakadaming murahan, sexual slur, nudity as in kita titi ha. At yun nga, violence. Pero since HBO nga to, kitang-kita yung quality ng series. This is a comedy with very big budget. Buo sa production talaga. In fact, meron ditong flashback from 1989. With 90s setting, 90s music, 90s outfit, cars, mga bahay, mga gamit at equipment na dedicated lang sa isang episode. At gumawa pa sila ng 1989 version ng church nila. So effort talaga para sa isang comedy genre lang na may 9 episodes. Pero yung nagdala talaga ng series ay yung cast. Yung interaction nilang lahat. Si Jesse, na mayabang na tatay na feeling alam lahat. Si Kelvin, na pinipilit maging cool lagi. At si Judy, na lagi na lang naghahabol ng recognition kasi naiitsapwera lagi. Puta, dagdag mo pa yung mga side characters like BJ, yung lagi nilang binubuli na fiancé ni Judy. Si Baby Billy, yung kapatid ni Emily at tito din nila na sobrang gahaman sa kasikatan at sa pera. At si Keith, yung super awkward na tropa ni Kelvin na dating satanista pero nabago na siya dahil na-convert siya ni Kelvin. Dalawa lang yata seryosong characters dito si Dr. Eli, yung tatay, tsaka yung naglayas na anak ni Jesse, si Gideon. So imagine lahat yan sila may interaction, tapos lahat may punchline. Ang resulta isang TV series na may solid na comedy at engaging na story. As Filipino viewers, sobrang makarelate tayo dito kasi sa Pilipinas, marami din ditong mega church Tulad ng MCGI o Members Church of God International ni Eli Soriano. Malikan yan! Malikan yan, kapatid! INC o Iglesia ni Cristo ni Eduardo Manalo. Kingdom of Christ ni Apollo Kibuloy. Sabi ko, Lindo, listop! Umistop! At marami pang iba. May kita mo yung greed nila sa pera, na galing sa pera ng mga churchgoers, through donation and tithings. Ang ibig sabihin kasi ng tithe to give a 10th part o 10%. So kung meron ka halimbawa 3 million na members, like INC, imagine magkano nakukuha ng simbahan every week. Kahit tigpipiso lang ibigay ng kada isang member 1 peso multiply by 3 million, 3 million na agad. So magkano yun every week? Magkano every month? Magkano every year? Tapos tang ina tax free pa.
Imaginin mo yon. Kaya hindi rin nakakapagtaka kung bakit sila-sila sa sarili nilang simbahan eh, nag-aaway, nagkaagulo at nagkakaingitan. Pero tulad nga ng pinakita dito sa The Righteous Gemstone eh, religion alone isn't harmless. Ang tao ang problema, ang tao ang gumagawa ng gulo. Pero dahil nga ang foundation ng religion eh, fantasy at irrationality, naapektuhan din talaga ng religion and beliefs ang ugali at decision-making skills ng mga tao. Pero yun nga guys, The Righteous Gemstone, panoorin nyo, highly recommended. Although syempre, meron din naman mga negative, like yung mga risky na punchline or yung mga hit or miss na punchline, pwedeng hindi magets ng iba or pwedeng magalit yung iba. May mga ilang scenes na cringy at may mga exaggeration na out of place. Tsaka yun nga, pwede siyang pagkamala na anti-Christian tsaka anti-religion propaganda na hindi naman talaga kung tatapusin may series. Pero yung mga negative na yun eh, minor lang naman. At may kita mo lang yun kung pipitasin mo isa-isa talaga yung mga pangit na part. Quality pa rin at isa sa pinakamagandang series ngayon 2019. Ako personal favorite part ko yung crime aspect ng series. Kasi sobrang interesado abangan kung paano hinahandle ng mga hipokritong theists yung mga problema o yung mga sitwasyon like pamba-blackmail o kaya yung mga violence. At gusto ko din na hindi nila inatake yung religion mismo. Kasi marami ng TV series tsaka movies na gumagawa ng ganong approach eh. Medyo fresh experience lang ito ng konti dahil family and forgiveness talaga yung core ng show eh, hindi religion. Although may mga scenes na nagpa-pray yung mga characters, super self-aware ng mga showrunners kung paano nila i-handle yung mga belief ng mga characters dito sa series. Yung tipong di ka susungal-ngalin ng mga moral teachings from the Bible. Bali, nandun lang yung religious aspect as part of the show. So self-aware sila sa gusto nilang mangyari. And yung season finale, yung last episode, panalo din. Nag-full circle yung arc ng mga characters. Meaning, hindi kayo magsisisi sa pag-i-invest ng time sa mga characters kasi hindi putol o hindi bitin yung mga story arc nila dito sa season 1. And if you guys are wondering kung magkakaroon ng season 2, yes, magkakaroon ng season 2. After ng positive feedback from episode 1 to 4, nagbigay ng go signal sa HBO for season 2 next year, 2020. So ayun guys, check nyo, kahit ito yung mga TV series na alam natin na galit yung mga nanay natin pag pinapanood natin. Highly recommended, panoorin nyo, and please feedback kayo sa comment section kung napanood nyo na. Para sa mga theists, eye-opener to kasi may explore nyo yung possibility kung ano yung mga ginagawa ng mga church leaders nyo. And para naman sa mga atheists, mag-enjoy kayo na sobra. So ayun guys, ako nga pala ulit si Yhaniboi. Kung nagustuhan nyo yung series review, masusundan pa yan. Madami pa akong gagawin na video tungkol sa religion, God, theism, atheism, at iba pang unpopular opinion. And see you next video.